Ginagawa mo. What's up mga paps, welcome back sa aking channel. At kung mapapansin nyo, wala tayo sa motor ngayon. Kasi nandito tayo sa loob ng isang sasakyan. Wow! Sasakyan. Dahil wala akong magawa. Pinag-drive ako eh. Tambay lang ako dito, wala akong magawa. So yun, habang nandito tayo, maiba lang tong vlog na to, no? As in, motovlog na yung content natin. Eh, ito nga. Singit ko na rin para may idea rin kayo sa mga gustong matutong mag-drive ng automatic automatic transmission na sasakyan. So itong mga tuturo ko sa inyo, mga papakita ko sa inyo dito sa video na to is mga basic lang, no? Basic ng kung paano paandarin, paano atras abante ng isang automatic na sasakyan. Kasi nga, ang sasakyan mga paps, meron dalawang klaseng transmission. Automatic transmission and then manual transmission. Kung saan, yung automatic transmission, mas madali compared dun sa manual transmission. Kasi nga, sa manual is manually mo isi-ship yung gear from first gear to second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear, kung hanggang ilang gear yung transmission nun. Ngayon, so automatic kasi, mag-i-stick ka lang sa isang gear and then kapag pinigaw mo yung accelerator accelerator pedal kung paano nyo tawagin yan, automatic na magdadagdag yung cambio or yung gear ng transmission natin. And then kapag nag paminor ka na, pahinto ka na, automatic din siya nagbabawas. So kaya nga tinawag na automatic, diba? So yun, ito nga, itong tuturo ko sa inyo is automatic to. Ayan, lipat ko lang yung camera. Paano ba ilipat to? Ayan. So itong sasakyan ngayon na nasa harapan nyo or itong sinasakyan ko ngayon is Mitsubishi Expander 2019 model. Wow! Mitsubishi Expander. So sa automatic na sasakyan mga paps, halos wala naman siyang pinagkaiba sa manual. Kasi unang-una sasakyan may manibela. Ayan, may manibela. May dashboard. Ayan, dashboard. May stereo and then side mirror, basta halos same lang. Pinagkaiba lang talaga nila is yung yun nga, sa transmission kasi automatic to tapos manual. So dito sa pedal, ayan. So kapag manual ang sasakyan nyo mga paps or manual transmission yung inyong sasakyan, tatlong pedal ang makikita nyo dyan. Yung una is yung sa silinyador, kita ba? So, sa manual transmission, tatlong makikita nyo dyan na pedal. Accelerator pedal, brake pedal, at yung clutch. Meron dito yon. Since ito, automatic to, dalawa lang. Yung accelerator, acceleration pedal, or at yung preno. So, yung dalawa lang ang makikita nyo sa automatic. No? Wala siya ng clutch. Kaya, ang mangyari nyan, yung kaliwang paan nyo, relax nyo lang dyan. Yeah, relax. Huwag nyo gagalawin to, ha? Hindi nyo gagamitin tong kaliwang paan nyo. Pag nagda-drive kayo ng automatic, kasi pwedeng siguro dyan madalas nangyayari yung mga nababalitaan nyo na isang sasakyan nag-wild, siguro nalito-lito sa kaka-ganan-ganan. Ang tip lang dyan mga paps, isang paa lang ang gagamitin nyo, ito, itong paa nyo lang, kanan lang ha, huwag kaliwa, baka naman pag kaliwa eh ano na kayo nun, sobrang advanced nyo na nun. Kanan lang yan, isa lang. Accelerate and then pagpinto ka preno, yan lang, salit-salitan lang yan, igiposisyon nyo ng ganyan yung paa nyo, yan accelerate, preno, hindi yung palipat-lipat kayo ng ganyan, mas mahirap yun, sakit sa hitaan, ganyan lang, accelerate, preno, accelerate, preno, silinyador, preno, ganyan lang. So ganyan lang kabasic ang automatic transmission mga paps. Kasi nga, dalawa lang yung inyong tatapakan, wala siyang clutch. No? So, sa ako na lang tuturo yung clutch kapag, ay yung manual kapag meron na tayong manual, is ito, automatic to eh. So, kinawa ko lang tong pagkakataon to para makapag-vlog. Ayan. Okay, click na tayo dyan. Ngayon naman, punta tayo sa gear, sa gearing, sa cambio. No? Ito, lipat ko ulit yung camera. So yun, ito yung makikita nyong cambio ng automatic.
Ang kumikita nyo, ang movement niya lang is up down up down. Ganyan lang ang movement niya. So usually yung ibang automatic mayroong mga pa may pa ganyan ganyan, pero isa lang din yun, up down na. Hindi mo na kailangan magganan ganun. So ganun kasi sa manual. So first gear, depende kung paano yung first gear position ng inyong sasakyan, and the second gear palipat-lipat, talagang manually mo siya ililipat. So since ito automatic to, ayan lang yung makikita niyo sa kanyang gear. Ayan. Meron P. P is for park or parking, and then R is for reverse or atras, N is for neutral, D is for drive, 2 is for number 2, and L for letter L. Ano ba to? Hindi, ito kasing dalawa na to, parang ano to, low gear tapos second gear, kumbaga first gear tapos second gear, pero hindi naman to madalas ginagamit, no? Lalo na sa city driving lang, hindi siya madalas gamitin. So madalas tong gamitin kapag yung sasakyan nyo iakit nyo ng bundok, yung talagang sobrang tarik na bundok, yung tipong hindi na kaya ng drive, kailangan mo siyang ilipat sa low. Then pag sobrang hindi na talaga kaya, lipat mo siya ng second. No, pero since city driving lang tayo, basic nga lang to, di ba? Gaya ng sabi ko kanina, basic tutorial lang to ng pagdadrive ng automatic transmission. So yun, bago natin paandarin, ituturo ko muna sa inyo. Kapag ang sasakyan, ihihinto nyo or ipaparking nyo sa isang lugar at iiwanan nyo, or kahit hindi nyo iiwanan, basta ipaparking nyo siya sa isang lugar, palagi dapat siyang nakalagay sa park. Kapag nakalagay sa park yan, hindi na po yan steady na siya. Kumbaga, hindi na siya atras, hindi na siya abante. Pero depende po yun sa model, kasi may mga nakita ako sa FB, no? May mga ganitong same model din, Expander 2019. Meron mga nagsasabi na kahit naka-park daw sila tapos nasa inclined position yung kanilang sasakyan or declined, sabi na natin inclined yan, umaatras daw kahit naka-park. Hindi ko alam kung totoo yun, pero sinubukan ko kasi sa kanya dito sa may Expander na to, nilagay ko sa park tapos nasa inclined ako na road or nasa inclined ako na kalsada, hindi naman siya umatras. So not sure, kung hindi ko sigurado, baka may sira yung transmission nila or what, pero ito hindi siya matras. So ayan, kapag ayan, ulitin ko lang, kapag paparking kayo, hinto kayo sa isang lugar, iiwanan niyo yung sasakyan niyo, lagi siya dapat naka-park nasa P, no? So yung sunod niyan is yung R, yung reverse, napaka basic lang. Atras, kapag gusto mong ibalik papatalikod yung sasakyan mo, lipat mo lang yung gear sa R, no, which is reverse. And then neutral, itong neutral kasi mga paps, pag ito ginagamit kong automatic, kapag na-stuck lang ako sa traffic at sa stoplight, kasi nga para hindi persado yung inyong or pigil yung drive, kasi nga halimbawa nasa traffic ka, naka-drive ka, tapos traffic, preno ka, medyo matagal ka naka-preno nun, kesa ipreno mo na siya, ilipat mo na lang siya sa neutral para hindi sila nag, alam niyo yun, kasi mararamdaman niyo yun sa isang sasakyan kapag dala niyo yung automatic. Kapag nasa drive kayo tapos matagal kayo nakapreno, parang gusto niyo umabante na ayaw mo, na parang nagkokontrahan kayo. So parang ano lang yun, kumbaga basic lang din na ilipat mo siya dito sa neutral para hindi mahirapan yung transmission mo, di ba? Or kung talagang sobrang tagal nung stoplight, alimbawa 2 minuto yung stoplight, pwede mo siyang ilagay sa park. Kaya lang baka mamaya kasi kumbaga malingat or makalimutan wala na sa park pala yung inyong cambio, bigla mong ginanon tapos napunta ka sa atras, di ba? Possible niyan, mabangga mo yung nasa likod mo. Kaya ako ginagawa ko, ito lang ginagawa ko, pag traffic, di ba, nasa drive tayo tapos lipat ko lang siya neutral, isang ganun lang. Tapos kapag okay na, balik ko lang siya ng isang paatras. Okay na ulit, tapos drive na ulit ako. No? So yun yung neutral, no? Ito naman sa neutral, ang pinagkaiba nila ni park. Si park, hihinto ka, hindi ka abante, hindi ka atras. Pero pwede mo siyang pigain yung iyong silinyador. Pag pinagyan mo yung silinyador mo at naka-park ka, hindi ka abante, hindi ka atras. Tapos itong neutral, same lang sila halos, pero ito kasi neutral. Kapag nilagay mo yung neutral, or kapag nilagay mo siya sa neutral and then ikaw ay nasa inclined
or declined position ng kalsada, ikaw ay pwedeng umatras, ikaw ay pwedeng umabante, no? So yun yung pinagkaiba nila ni Park. And then sa drive, ito yung pinakang nagpapatakbo sa isang automatic. So dyan lang lagi yung positioning ng inyong gear, lalo na kapag yun nga, city driving lang tayo, wala tayo sa matarik na bundok or vulkan kung anong gusto nyo akyatin, no? So sa drive lang yan lagi. And then ito, okay na nga tayo dyan, low or first gear, tapos second gear. So usually ginagamit lang to sa mga super inclined, yung mga papuntang langit na nakalsada. So yun, ayun. At tapos ito pala, handbrake. So laging may handbrake. So yun, basic lang, gaya na sabi ko kanina, no? Pandarin natin. So ito nga palang expander na to is keyless or walang susi. May susi siya pero ito di remote niyan. Yan, puro kalyo na yung kamay ko, kakamotor. Yan, keyless, wala siyang disusi na disaksak, tapos diikot na ganun. Ito lang, di remote. Para lang to sa pintuan pag ano, paglalabas ka ng kotse. So pag i-start ko siya, pindutin ko lang muna ng isang beses. So lalabas, may inilalabas na indicator dyan. Teka, nakailaw ako. Ayan, lalabas dyan, press brake pedal. Ulit. Ayan, ulit nga. See you, bye bye. So unang pindut mo, may lalabas dyan. Ayan, press brake pedal to start. Kasi pag pinindot mo to, diniinan mo, hindi na andar. Ayan, no? Dito ako nagmukhang tanga nung ano, unang gamit ko nito. Sabi ko, ba't ayaw mandar? Ba't ayaw? Ganyan, unang ganyan. So, pindot-pindot, namatay ulit. Yung pala, kailangan mong patapakan yung preno. Preno, then pindot. Okay, andar na. Basic! So, yan, since umaandar na inyong sasakyan, hiyaan nyo lang muna na umandar siya kahit mga 2 minuto. Kasi nag-warm up pa yan. Warm up. Yun na, aandar na lahat yan. Bubukas na yung panel, yung stereo, magpatugtog ka ng gusto mong patugtog, yun, mag-radio ka. Ayan. Tapos, ayan. Meron din siyang indicator dito. Ay, ba't gumagana ka? Ba yan? Ayan. So, sa panel ng isang automatic, meron dyan indicator, gear indicator. Kung anong position ng gear nyo. Sample, ito, nasa P tayo. Ayan, nasa P. Edi yung indicator mo is nasa P rin. Ayan, katabi niya yung temperature ng inyong makina, hindi yung fuel, no? Ayan, ito siya. Ito yung gear indicator natin. Ngayon, pag nilipat ko ng gear, pagkakambyo kayo sa isang automatic, tapakan nyo muna yung preno bago nyo pigain yung, bago nyo ilipat yung ano, cambio, ilabang ko nga. Ayan, tapak muna sa preno. Wag dito, ha, baka mamaya dito ka tumapak, didiretso kayo dyan. Preno lang, preno. And then merong ito, merong pinipindot dito. Yan, kasi tingnan nyo, kapag nakatapak, hindi ako nakatapak sa preno, nakalock yan eh. Yan, hindi mo pipindot yan. Yan pinakalock ng cambio ng, yan. Pero kung tatapakan ko yung preno, and then ito, ayan, di ba, free na sya. Yan, kita nyo, ha, tanggalin ko yung paa ko sa preno. Ayan, nakalock. And then preno, ayan, free na siya. Pwede mo na ilipat ngayon yung gear. So, unang gear na pag galing ka sa park, unang gear na mapupuntahan mo is yung atras, rear. Ayan. Rear, neutral, drive. So, since abante muna tayo, ito muna yung unang tuturo ko sa inyo, abante. Dito tayo sa drive. So, preno. Ayan, pindutin ko to. And then, 1, 2, 3. So yung aking indicator is nasa D, nasa drive. So yung aking gear indicator dito nasa drive na din. Ngayon mga paps, ang automatic, ayun, nararamdaman ko yung andar ng makina, parang ano siya, pigil, kasi nga nakapreno ko, nakadrive. So pag inangat nyo yung preno, ay baba ko muna pala to, sorry. Ayun, pagka-cambio nyo, baba nyo to. And then pag di inangat mo yung dahan-dahan yung preno, aabante ka na. So automatic na. Aabante ka na, pero hindi ganun katulin. Ayan, angat ko yung preno. Ayan, umaabante ako. So siguro nasa yan, mga nasa 10 kilometers, 10 kph pala. Yun, ganun. Pag inangat mo yung preno, aabante ka na agad. Kaya, balik ko muna. Ayan, binalik ko sa parking kasi bitawan ko yung preno. So yun, tip lang din. Kapag kumambyo ka ng drive tapos nakapreno ka, pag inangat mo yung paa mo, kahit hindi mo pigain yung
yung accelerator or yung silinyador, aabante ka na pag inangat mo palang tong preno. So dun pa lang, meron ka ng idea na ganun pala yung kapag mangyari kapag inangat ko agad yung preno. Ay, yung preno. Pag tinanggal ko siya sa pagkakaapak, aabante ka na nun. Yun, basic lang yun sa pag-abante. And then sa pag-atras naman, same lang, preno, reverse, unang cambio lang, pa-atras. Then pag inangat mo, same lang din, kusang atras. O, wala pa akong ginagawa, ma-atras na yung sasakyan. Gida? Gida, di ba? Ayun, balik ko ulit siya ng park. O, diba? Minto na ako. Yan. Isa yon sa mga dapat nyong tandaan na ang automatic, kahit hindi mo pigain yung silinyador, once na nakakambyo siya sa drive or reverse, kusa na siyang aabante. Kusa na siyang aatras kapag inangat mo yung preno. No? So, yun, i-add ko lang mga paps, no? Kapag nasa park na kayo, huwag pa rin kayong magtitiwala sa park. No? Parang yung jowa mo, iniwanan ka kasi sobrang nagtiwala ka. Dapat, kapag nakapark kayo, lagi pa rin iangat si handbrake. Ayun, ganun lang kadali, 'di ba? Madali lang siya. Lalo lang pag-aaralan mo siya ng maayos, ng mabuti. So sana sa simpleng tutorial ko na 'to, turuan ko kayo kung paano yung basic na pagmamaneho ng isang automatic, no? Kaya hanggang dito na lang. Kung may i-add man ako siguro sa mga baguhan nga na gusto mag-drive ng sasakyan, ang pinakaunang-unang tip ko sa inyo, kailangan nyo lang lakasan yung loob nyo kung gusto nyo talagang matuto. Kasi nga, tapos bigyan nyo ng oras. Kung gusto mong matuto ng mabilis, gawin mo weekly, or kung may free time ka, mag-aral ka, kung may mahiraman ka ng sasakyan, di ba? And then, basta ano lang, pursige lang, matututo ka nyan. Sa lalo sa panahon ngayon, di ba, pabago-bago na yung panahon, nagkakaroon ng pandemic, naapektuhan yung mga transportasyon natin. Kaya yung karamihan sa atin, mas pinili na mag-aral na lang mag-drive or mag-motor o mag-drive ng kotse, kasi nga para hindi na rin hassle, nasasakay-sakay, diba? Sa isang transportation, public transportation. And additional ko lang pala sa mga unang-unang hawak ng sasakyan, kailangan pagsakay nyo ng sasakyan nyo, alam nyo na kung anong sasakyan nyo yung dala nyo. Kasi nga, kagaya na ito, ano ba ang kalakasing kotse ito? Ano to? SUV, no? Hindi ko alam meaning ng SUV. Basta SUV type to. Ayan. Private. So, medyo may... maliit lang siya, pero medyo may pagka-wide. Kailangan kasi, kapag magdadrive kayo, tansyado nyo kung ano yung lapad ng sasakyan nyo. Yung lapad ng daladala nyo kotse or sasakyan, kung ano man yung dala nyo. Ayan, kailangan alam nyo yan. Opinion ko lang, ha? Kasi ganun yung nung unang pinag-drive ako ng tatay ko, ni Papa. Sa ako natuto, sa mga forward, mga 6-wheelers na malalaki, tapos yung 6-wheeler na maliliit. Eh, malapad talaga yun, malaki yun. Kaya, siguro basic na rin sa akin yung ganito kaliliit na sasakyan. No? Yun, tip ko lang din yun, na kailangan alam nyo yung sukat ng sasakyan nyo. And then, sa mga additional naman, like signal lights. So, aralin nyo lang siya kung saan nakalagay yung signal light. Eh, signal light, tas yung ilaw, high beam. Yan. Aralin nyo lang siya. And then, yung wiper. So, iba-iba kasi ang design ng sasakyan eh. Posibleng ito, andito yung signal lights. So, mayroon namang sasakyan na nasa kanan. And then, nasa kaliwa yung yung wiper. So iba-iba ang sasakyan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pagsampan nyo ng sasakyan, pag-aralan nyo muna kung ano yung design ng sasakyan bago kayo gumora, bago kayo dumiretso, bago kayo magmaneho, no? Yun lang kasi nga, unang-una importante yan. Baka mamaya yung kotseng sinakyan mo, kotse lang pala sa labas, pero pagpasok mo sa loob, parang eroplano pala yung controller. Hindi pala siya kagaya nung usual na sasakyan na nakikita nyo na. O yan, hanggang dito na lang. At
At sana nabigyan ko kayo ng kaya ng konting kaalaman, konting idea kahit pa paano kung paano mag-drive ng isang automatic transmission ng sasakyan or na kotse. No? So yun, bahala ka na kung gusto mong mag-subscribe sa channel ko at click mo na rin yung notification bell para mas na may upload ako na bago, updated ka. No? So yun, siningit ko lang. Ang init. Siningit ko lang talaga tong vlog na to kasi nga medyo busy nga sa work, hindi ko muna matutukan yung motor. Actually marami pa tayong content na parating eh. Tapos yung sa tok-tok pala, tok-tok. Update ko yung mga first 5 days na biyahe ko sa tok-tok. Papakita ko sa inyo kung anong mga naging karanasan ko or kung anong maganda ba yung naging biyahe ko, diba? So yun, nandito na lang. God bless sa inyo lahat at laging ride safe. Bye-bye.